Ganda ng araw ngayon. Good morning, Aya! Nyoy? Nakakainis naman si Papa. Ang daming bawal. Bawal gabihin sa galaan. Bawal magbabad sa phone hanggang madaling araw. Bawal kumain ng junk foods at chocolates. Ang daming bawal. Ayoko na, sir. Hindi mo kailangan magtiis, Aya. Akong bahala sa'yo. Hi, Aya! Sino ka? Ako si Carrie. Isa akong fairy. Obvious ba? Teka, alam kong mahilig ako sa fairies kahit nung bata pa ako. Pero hindi naman ako nahihibang, no? Hindi ka nahihibang at hindi ka namamalik mata. Totoo ko, Aya. Kahit tawa ka mo pa. Pop, huwag kang lalapit. Sige nga, kung totoo kang fairy, saan ka nakatira? Doon mo! Sa pinakamalaki at pinakamagandang bulaklak sa garden niyo. Gusto mo bang sumama? Te, bakit naman ako sasama sa'yo? Para mapatunayan ko sa'yo na tama ang sinasabi ko. Promise maganda sa kaharian namin. Lahat ng bawal sa'yo rito, pwede at malayang-malayang may magagawa naman. Weh. Oo nga! Sige na, tara! Sige na! Pero dyan lang naman sa garden, di ba? At least makakabalik agad ako kung sakali. Galit ka naman sa papa mo eh. Ano? Ah, wala! Sabi ko, tara na! Talaga? Dito ka nakatira? Oo, bakit? Ito kasi yung paboritong bulaklak ni Mama nang nabubuhay pa siya. Kaya nga ingat na ingat si Papa na hindi mamatay ang halaman niyang ito. Kaya pala masaya kami sa loob eh. Magaling mag-alaga ang Papa mo. Sige na, pumikit ka na para makarating na tayo sa kaharian. Totoo ka, Ferry, katapos pikaharian kayo. Kung nagsisimula pa lang, ayaw na agad matapos ni Aya ang masayang karanasan niya sa kaharian. Kumain, naglaro, nakipagkaibigan at kung ano-ano pa. Ang kaninang malungkot na si Aya, wala nang mapagsidla ng kanyang saya. O diba, mababait lahat ng fairies dito. Palakaibigan, tulad ko. Kaya nga eh. Pero wala pa silang mga pakpak, no? Kaunting panahon na lang, magkakapakpak din sila. Kaya hindi rin sila umaalis eh. Dahil yun yung goal nila, ang magkaroon ng sariling mga pakpak. Mas mabilis ka kasing makakapag-ikot-ikot at makakapunta kung saan-saang parte ng kaharian kung may mga pakpak ka. Gusto mo rin magkapakpak, di ba? Sana, pero gano'n ba katagatuhong ko yun? Hindi natin masasabi. Sa tamang panahon na lang siya dadating. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo munang isipin ang mga araw at sulitin mo yung panahon mo dito sa kaharian. Ang hindi alam ni Aya, tulad niya, mga taong nanabudol lang din ni Carrie ang ibang fairy sa kaharian. Ang bawat oras na lumilipas na naroon siya sa kaharian, dumadagdag sa oras na meron si Carrie para manatili siyang buhay ng mas matagal. Nagiging mas malakas at nananatili rin ang kabataan ni Carrie. Pero hindi lang siya ang nakikinabang sa buhay ng mga tulad ni Aya. Nagan din ang kanyang kakambal na si Sari. Simple lang, bawas oras kay Aya, dagdag oras para kina Carrie at Sari. At kapag naubos na ang buhangin sa itaas na bahagi ng orasan, tulad ng iba, mawawala ang katawan ni Aya at makukulong na ang kaluluwa niya sa orasan. Kaya habang patagal ng patagal si Aya sa kaharian, paunti rin ang paunti ang chance niyang makabalik pa sa piling ng kanyang ama. So yung meron dito? Baka may ibang surprise sa loob. Pero wala namang masama siguro. Papasok po, di ba? So far, wala pa naman ako nakikita dito hindi maganda.
Di kaya ito yung warehouse nila? Hello? Asan ka lang ba? Sino ka? Bakit ka mukha ka ni Kari? Kari, ikaw ba yan? Hindi ako si Kari. Umalis ka na dito habang may oras ka pa. Naririnig mo ba? Sabi ko umalis ka na dito. Huwag ka na magtagal dahil hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Aya, saan ka galing? Hello? Aya, anong nangyari sa'yo? Bakit hingal-hingal ka? Kali, uwi na ako, please. Bakit? Anong nangyari? Basta gusto ko na makita yung papa ko. Paano ka pa magkakaroon ng mga pakpak kung aalis ka na? Hindi, okay lang. At least na-experience ko na maging fairy in a day. Ay, alam mo rinig yung surprise ako para sa'yo? Surpresa? Baka pag narinig mo, magbago agad ang isip mo. Alam ko na yun. Sabihin mo muna. Dahil tumagal ka ng isang araw sa kaharian, may reward para sa'yo. Magkakaroon ka ng kapangyarihan. Reward? Kapangyarihan? Bakit? Mas maganda to kaysa magkaroon ka ng mga pakpak. Meron kang tatlong kahilingan na pwedeng tuparin ng kaharian. Alam ko na. Oh, ano yun? Gusto ko ng chocolates. Lagi kasi akong pinagbabawalan ni Papa nung kumain ng chocolates eh. Kaya, yun yung wish ko. Gusto mo ng chocolates? Madami naman dun sa buffet ah. Hindi lang basta chocolates. Gusto ko madaming chocolates. Gusto ko yung kumuulan ng chocolates. Ayun naman pala eh. Madali lang yun. Ate Chocolates for Aya, coming right up! Gumising ka nga! Ano sinabi mo kay Aya kanina? Gusto tuloy umalis ng tao. Sinasayang mo lahat ng pinaghihirapan ko. Hindi ka ba naaawas sa mga tulad? Ilang buhay pa ba ang kailangan maisakripisyo para sa'yo? Alam mong hindi lang para sa sarili mo yung ginagawa. Ayoko na. Ayoko na sa kahariang ito. Masaya ka nga. Pero napagbuhay ka lang sa kasinungalingan. Hindi ito yung totoong buhay, Kari. Gumising ka na sa katotohanan! Seryoso ko ba sa... Ano ba babalikan mo dun sa sinasabi mong totoong buhay? Wala namang magandang nangyari sa atin dun. Tulad ni Aya, galing din sa mundo ng mga tao ang kambal na sina Kari at Sari. Hindi masaya ang kabataan ng dalawa. Masyadong naging malupit ang mundo para sa kanila. Ito ang naging daan, kaya nakilala nila noon ang evil fairy na si Frida. Niyaya sila nitong pumunta sa kaharian sa paniniwalang ang buhay dito, perpekto. Dahil ibang-iba sa nakasanayang buhay, hindi na inasampa ni Kari na bumalik sa mundo ng mga tao. Kontento siya sa buhay nila dito. Higit pa ito sa pinapangarap niya. Lahat ng gusto niya, madali niyang makukuha. Lahat ng fairy dito, napapaikot niya sa mga kamay niya. Pero, kabaliktaran naman ang nararamdaman ni Sari. Gusto niya nang bumalik sa tunay na buhay. Gusto niyang harapin ang katotohanan. Gaano man ito kapangit at kahirap. Ilang beses na rin niyang nagtangkang umalis at iwan ang kakambal. Pero laging napupurnada dahil hinaharang at pinipigilan siya ni Kari. Hanggang sa nagdesisyon si Kari na ikulong na lang si Sari para hindi na ito makatakas pa. Kailanman. Hindi ka ba naaalo kay Aya? Siguradong may pamilyang naghihintay sa kanya. Dalawa na lang sila ng tatay niya. Bakit niya pagugustuhin balikan ang tao, hindi siya binibigyan ng kalayaan na gawin ang mga bawi? Pero anong karapatan mo?
para nakawin ang natitirang oras ng buhay. Hindi lang ako. Dalawa tayo nang iginabang kay Aya. Kahit anong sabihin, tuloy ang plano. Malapit nang matapos ang oras na. Magagaya na siya sa mga taong makukulong dito at hindi kailanman pa makakalabas. Aya, anak! Nasa... Dito ba nakambal kayo ni Kari? Ako nga. Narinig ko lahat ng usapan niyo magkapatid. Hindi ko akalain na ganun pala kasama si Kari. Masyado na kasi siyang kinain ang kagustuhan niyang manatili sa perpektong buhay na meron siya dito. Kaya kahit anong sabihin ko, hindi siya nakikinig sa akin. Kaya nga ako nandito eh. Ayaw niya kasing may kumukontra sa mga desisyon. Pero may paraan naman, di ba, na makilaya ako? Tayo? Tayo? Hindi ko alam kung makakaalis pa ako dito, Aya. Pero ikaw? May paraan pa para makaalis ka dito. Paano? Sa tuling bahagi ng kaharian, may makikita ko doon na isang maliit na cabin. Gaya nito, doon nakatago lahat ng orasan ng mga taong dinala ni Kari dito sa kahan. Ano gagawin ko sa mga yun? Kailangan mong basagin lahat. Sa ganung paraan, makakalayo yung mga kaliluwa at makakabaling sila sa kanilang mga pamilya. Agandang ang hinanap ni Aya ang lugar kung saan nakatago ang mga orasan. Mabuti na lang, abala pa si Kari sa pakikipag-usap sa ibang ferries, kaya hindi pa siya hinahanap ito. Maya-maya pa, sa di kalayuan, matatanaw na ni Aya ang tinutukoy na lugar ni Sari. Ito yung tayo sinasabi ni Sari. Kailangan ko basagin lahat ng ito bago pa kumahanap ni Kari. Kailangan kong gawin. Alam ko na. I wish ko, sana mahawakan ko ulit yung regalo sa akin ni Papa noong 7th birthday ko. Thank you, Papa. Lulokohin mo lang ako? Ako ba talaga yung manloloko sa ating dalawa? Alam mo, binigay ko buong tiwala ko sa'yo, pero anong ginawa mo? Niloloko mo lang pala ako. Hindi ka naman din masaya sa buhay mo, Aya. Isipin mo na lang na maliit na tulong to para sa mga tulad ko na marami pang gustong gawin sa buhay. Alam mo, napakasama ako. Ikaw ang pinakasakim na tao kilala ko. Sakim na kong sakim. Hindi mo kasi naiintindihan ang mga buhay tulad namin na mga ulila at laki sa hirap. Kari, hindi pa buli ang lahat. Pwede pang mag-ibang takbo ng buhay mo. Tama na nga yung sexat! Masaya na ako kung anong meron ako ngayon, Aya. Hindi ikaw o si Sari ang magpapababo ng isip ko. At total, alam ko naman nagtulungan kayo. Igagaya na rin kita sa kanya. Ikukulong kita! Kari! Kari, labas mo ko dito! Napakasama mo, Kari! Kari! Kaya mo siya na ito pang mapapin. Bagay lang yun sa'yo. Saan ginagawa mo, Sari? Total, nagkampihan pa kayo kayo. Ayan, pareho niyong panoorin yung isa't isang nakakulong. Hindi na ako makahinga, ilabas mo ko dito. Huwag ka na umasa, makakaalis ka pa dyan. Aya! Aya, okay ka lang ba? Sari, tulungan mo ko, hindi na ako makahinga dito. Ano ba pwedeng gawin? Nakita niyo ba yung laruan ni Sari, mga kaaha? Sa totoo lang, yun lang ang naiiwang simbolo ng pag-asa para sa kanya. Dala niya ito sa Karian ng unang beses silang mapadpad dito ni Kari. At hanggang ngayon, ito pa rin ang kasakasama niya.
Sino mag-aakalang pwede pala itong makapagligtas ng buhay niya? Tingin ko nang... Aya! Pumikit ka! Sorry. Sorry, thank you, ah. Sige na, Aya. Balikan mo na yung iba pang mga orasan. Nagtagumpay nga sila Aya at Sari na makalaya sa loob ng kaharian. Masayang-masaya ang ama ni Aya sa kanyang pagbabalik. Nagkapatawaran na rin ang dalawa. At mas naiintindihan na ngayon ni Aya kung bakit mahigpit ang kanyang ama. Ayaw lang nitong mapahamak siya at gusto lang nitong makasama siya ng matagal ng panahon, kaya lahat ng pag-iingat ginagawa nito. Sina Sari at Kari bumalik din sa dati nilang buhay. Kung noon wala silang laban sa pagmamalupit ng iba, ngayon may boses na sila para ipagtanggol ang kanilang sarili. Lalo na sila nagsusumika para maiahon ang kanilang buhay sa hirap. Hindi man mabilis ang kanilang pag-angat, ang mahalaga, walang sumuan